guys, good morning. Welcome to my vlog, Little Station. Giniago ba mo? Samahan niyo po ako, may bibilhin po tayong lulutoy naming tutorial bukas, yung lechon manok. Halika, samahan niyo ako sa pagbibili. One eternity later. Nandito na po tayo sa Wong Kai Frozen Meat Groceries. Will you please repeat it? Wong Kai Frozen Meat Groceries. Bibili tayo ng lechon yung tinbukas. Pipili tayo ng manok. Nandito yung manok. Apat na manok. Bukas sa ating gagawing litson. Tayo ay pipila na para mabayad. Pasa na. Pasapat. Nya, usiko. Oh my god. Sigo pasapat. Di may tao eh. Yo yo. Ya, pasapat. Pasapat. Thank you. Siya. Tayo alis na at bibili ng ibang ricados para idagdag dito sa magagawin natin yung manok. Tayo pupunta doon sa almasin. Samahan niyo po rin ako guys. Tayo po ay andito sa almasin. Wait, what? Pen de sara, pen de cuchillo di almasin. Bili tayo ng ricados. One eternity later. Tapos na po tayo nagbayad sa almasin. Tayo ay ipupunta sa mga vegetable. Bibili tayo ng sibuyas, tanglad at saka sibuyas dahon para ilagay natin sa loob ng manok. Saka yung onion para naman mabangong manok. Talaga pag mayroon mga ganun mga ricados, so kailangan natin. Saka to eh? Kumi po dala. Po dala. Ah, niko. Tum. Na. Ayoko. Ina toyo. Yung man, yung man, yung man. Yung man ko na. Ay, yung man, yung man. Thank you. Thank you. Tapos na po tayong namili ng mga ricados. Antabayanan nyo lang po, madipros yung manok para imamarinate natin. Para makatikim kayo ng masarap na lechon. Please subscribe at Little Station. Para sa mga order dyan ng lechon manok, doon kayo sa kaibigan kong si Jaken and Cargis. Shout out kang Jaken. One eternity later. Lechon natin, 5 piraso. Kailangan po natin ito malinis. Tanggalin yung mga balahibo at mga
tabak-tabak dito sa loob. Eh, shout out pala sa mga tumutulong dito na magkaroon ako ng video ng Lidson Manok. Kasama ko sa trabaho. Shout out nila Clyde, Ryan Nalos, Ryan Ramirez, at saka si anong pangalan nito? Si Rodil na Cario Attack. Maraming salamat sa inyo. At shout out nga pala sa kaibigan ko si Pitla, JC Gargis. Ngayon, bago po ang lahat, please subscribe me Lito Station, and don't forget to click the notification bell para updated kayo sa susunod namin gagawing video. Ngayon, uumpisahan na po natin yung pagmamarinid. Bago kasi lilitsunin yung manok, sa akin lang po, mas maganda yun imamarinid para malasa talaga yung karne niya. Tuturuan ko po kayo kung paano magmarinid para yung punod laman ng manok mayroong lasa at hindi siya tuyo pag maluto na. Una kasi natin gagawin guys para sa pagmamarinid. Ito kasi pinakamahirap na parte dito, yung dibdib niya, kasi makapal yung laman niya. Kailangan natin siya butasin. Gamit ito. Butasin natin ito siya para mapasukan na yung timpla, yung dibdib niya, para hindi siya matabang. Isubok na namin ito Lagi namin ito ginagawa dito. Ginagawa nilang pulutan, ginagawa namin pagkain. Kaya alam namin kung una, hindi pa masarap. Pero sa katagalan namin sa paglilitson, nakuha talaga namin yung taste niya, yung saktong taste niya, at saka yung temperatura ng oven. Alam namin yun sa isang taon kami naglilitson bago yun naglaho. Shout out kayo kung gusto kayong mag-order sa kaibigan ko si Jaken in Cargis. Doon, naglilitson yun siya. Pero tuwing di-off lang po niya. Kung walang di-off, wala ding litson na order. Pero sa mga mag-order, pwede niyo sa IPM doon sa official Facebook niya, Jaken in Cargis. Ngayon, umpisa na po tayo sa paglagay ng mga ingredients na dapat natin ilagay. Ito, simple lang. Pang-kanong to. Pambahay lang na timpla. Pero sakto na yun sa lasa. Ito. Tuyo lang, tuyo. Damihan mo yung tuyo kasi mamarinate natin siya. Nasakto silang lima. Pagkatapos ng tuyo, lagyan natin ng suka. Huwag muna lamihan. Titikman natin mamaya yan baka magsubra din sa asim. Hindi na natin alam kung paano habulin yun. Siyempre, dadagdagan natin ng lemon. Para medyo maanghang, lagyan natin ng red chili. Para may anghang din, kunti. At itong equalizer. Yan yung neutralizer, yung asukal. Lagyan ng asukal yan. Long tablespoon. Okay.
Hintayin na natin siya na matunaw. At saka, lagyan din natin ng ito, garlic. Dudurugin lang natin para mabango talaga yung pagmamarinin niya, mabango na yung karne. At saka, lagyan din natin ng paminta. Paminta. Lagyan natin ng paminta yan. Para naman tatlo para masaya. Tatlo para masaya. Tapos haluhuluin. Tinan mo, parang litson ang amoy. Timpla pa nga ito, parang litsong amoy na. Eh, yun lang yung nilagay ko. Toyo. Suka. Asukal. Limon. Paminta at saka yung garlic bawang. Eh, yan lang yung ginagawa naming pang-marinate. Dito sa bahay-bahay lang. Masarap nito siya kasi nakababad to siya ng manok ng 6 hours eh, bago siya i-roast doon sa oven. Pero kung may pera kayo, pwede mo naman nagdagan ito. Mamasitas. Eh, huwag mo lang ubusin kasi sakto naman timpla nito. Ito may kagdagan nitong nakalagay na dagdag sarap doon sa gagawin nating litsong manok. Ngayon, dadagdagan natin ito. Para kakapit talaga yung bango at sarap niya. Alam nyo guys, maganda talaga pag marinate, pag mamarinate ka, yung sisidlan mo plastic. Yung mga ganito ba, plastic, hindi yung mga nasa baunan kasi hindi siya maikot-ikot yung ano, yung sauce na ginagawa mo. Tingnan mo, masarap na. Magdagan konti. Masarap. At tayo ay mag-uumpisa na po sa pagmamarinate gamit tong roll plastic. Ito ang maganda yung imamarinate dos kasi paikot-ikot lang yung kwan. Babad natin dito yung manok. Dapat malinis din yung kamay nyo para maganda tingnan. Babad yung manok. Dapat malagyan din ng kwan yung lalim nito. Sauce. Yan ang sauce. Masarap talaga. Parang litson na ba? Pwede nga muna nga ulamin tong kwan. Toyo na minamarinate mo, pwede muna ulamin. Lagyan muna natin ito. Bigyan ko lang kayo ng idea. Saka puputulin ko ng video kasi tapusin ko para hindi mahaba yung kwan niya. Ayan, ipasok mo dyan sa loob. Katapos yung ipasok sa loob, lagyan nyo rin ng sabaw para ikot-ikot lang siya sa loob. Masarap ba? Tapos mo lagyan ng sabaw, ihigpitan mo siya ng ikot. Ayan. Paghigpit ng ikot. Yun.
Diyan, pagkot-ikot lang yan sa diyan. Yung mga lasa niya, nandiyan lang yan, pagkot-ikot kaysa baunan yung pagmamarinitan mo. Basta itong marinate, saktuhin mo talaga sa timpla para yung manok hindi siya magtabang. Ilalagay na natin to sa ref para bukas, ready na tayo mag-oven. Hindi lang yun ang ilalagay natin sa litso manok. Sa ilalim, lagyan natin ng tanglad, sibuyas dahon, at saka mga karagdagan na ilalagay natin, lagyan pa rin natin ng ganito onion para mas lalong babango pa siya pagkatapos lutuin. Ito na lang yung ilalagay sa loob niya, wala na iba. So, see you tomorrow sa pag- One eternity later. Ito pala yung oven na gagamitin natin sa pagluluto. Malaki ito. Kasya po ito ng 6 na pirasong manok sa loob. E bago po tayo mag-upisa sa pagluluto, kailangan po natin painitin ito ng 5 to 10 minutes para pag ilagay natin yung manok, hindi na siya maghihintay sa loob na iinit pa. Paandarin na po natin. Napreheat na po natin ng 10 minuto. Kailangan natin ilagay yung mga manok sa loob. Ayan, mainit na. Yan po ang loob ng oven namin. Dito natin ilalagay yung limang manok. Kailangan mo ng may kimpit. Yung ginagamit ko sa pagbasura sa Lisboa. Gugong! Barinig kita sa mukha eh! Ayan. Unahin natin itong rinse mo lang siya sa loob. Meron pala kaming guys dito, si Boy Tapang. Boy Tapang ng Macau. Ha? Ayan. Yan yung limang manok namin. Ngayon ilalagay at lulutuin yung guys namin, oh. Si Boy Tapang ng Macau. Magluluto tayo ngayon ng rice para sa lechon. Go! Si Boy Tapang ng Macau yan. Yan, ipapasok na natin yan sa loob para mag-umpisa na yung pagluluto natin ng litsong manok. Isang oras po itong lulutuin. Pero huwag nyong oras yung titingnan. Titingnan-tingnan nyo rin yung manok. Baka natutong na yung manok. Imbis na maglilitson tayo, nakremit na itong manok sa lalim. Yan, sasara natin. Tapos ipiplay lang po natin yun para diretso na siya. Ganyan kami kahitik dito sa mga nilulutuan namin, computerized. Isang kang sigarilyo lang po yan. Maghihintay tayo, mamaya titingnan natin at lalagyan natin ng yung pinagamitan natin ng sauce sa pagmamarinate, yun ang ipupunas natin dun sa katawan ng manok. Pahiran muna natin ng sauce yung manok para medyo gaganda pa yung kulay niya, kikintab. Mahirap natin yung ginagawa nating pang marinit, yung pang pahid natin para medyo pupula pa siya. Tapos ibabalik natin ulit. Tatakpan. Play na naman natin. Yan, tapos na po. Isang oras po yan, 175 degrees. Ngayon, babalik tarin natin. Babalik tarin natin ng yan.
Eternity later. Yun guys, luto na po yung manok natin. Tingnan mo yung video. Tingnan mo, luto na po yan guys. Yan, tabayanan na lang po natin, haunin na po natin yan. Kasi atat na yung mga taga-suporta ko niyan, yung mga tumutulong sa akin gumagawa itong video. Napakasarap yan guys, tingnan nyo. Malinamnam. Sarap! Na, 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 na,